Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2021 budget ng Department of Health, kinwestiyon ni Senator Joel Villanueva kung bakit mahigit 3,000 individual sa bansa na namatay sa COVID-19 ang hindi man lang na-admit sa ospital. Ayon kay Villanueva, base sa datos ng DOH noong October 5, 3,000 o 56% sa mahigit 5,000 nasawi dahil sa COVID-19 ang hindi na nagamot pa sa mga ospital, habang 76% naman o mahigit 1,200 critical cases ng COVID-19 ang hindi rin na-i-admit sa pagamutan. We find these statistics even more bothering considering, Madam Chair, that the DOH portal shows that as of October 6, 2020, 50% of ICU beds are still vacant. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, malaking bilang sa mga ito ang dineklarang dead on arrival sa mga emergency room. Kabilang din sa nakikitang dahilan ng DOH ang pag-uugali ng ilang Pilipino pagdating sa pagpapagamot. This can also be attributable to the health-seeking behavior of most Filipinos, especially the poor, na naantay lang hanggat sa talagang maging malubhang-malubha na po ang karamdaman bago po pumunta sa ospital. Ito anya ang nais maresolba ng Universal Healthcare Law. 203 billion pesos ang proposed budget ng DOH para sa susunod na taon. Halos 52 billion pesos nito ang ilalaan para sa UHC law. Pero kahit na mas mataas na ng 27% ang 2021 proposed budget ng DOH kumpara ngayong taon, kulang pa rin umano ito, lalo na ang budget para sa pagbili ng COVID-19 vaccine. Nasa 12.9 billion pesos ang kailangan ng DOH para sa bakuna ng 20 milyong hirap na Pilipino na nais ni Pangulong Duterte na mabigyang prioridad. Subalit 3.5 billion pesos lamang ang lumalabas sa nakalaang pondo sa 2021 at halos 4 milyong Pilipino lang ang mababakunahan dito. Kung sakali namang maging reenacted ang budget, ayon sa kalihim, malaki ang magiging epekto nito sa COVID-19 response ng pamahalaan. Mahirapan po tayo at yung mga ibang programa naman, pagkukunan natin sila, kagaya ng measles, polio, hepatitis, iba pa pong mga vaccine preventable diseases, doon naman tayo magkakaroon ng mataas na kaso. Talo po. Dagdag ni Duque, uutangin muna ang magiging balanse para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19 na babayaran naman ng kagawaran sa mga susunod na taon. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.